We need a diocese, a comprehensive diocese and pastoral plan. We started by standing, right now, I guess, we are standing on the result of the first diocesan synod. Tutayo na tayo. We made a revisit of the diocesan synod, and as a result, we have distributed the copies of the primer. The primer is actually the decrees of the diocesan synod. It contains the catechism of the diocesan synod and the Evangelii Gaudium, which we included. It was actually the suggestion of Dr. Mina that we include the Evangelii Gaudium in the primer. So, meron akong kopya lahat. So, I would like to explain to you the two-year formulation of the diocesan plan. And we divided this into 4 6-month. First 6 months is from January to June of this year. We are on February. So nasa na tayo. If you see, on the first 6 months, January to June 2015, ang nangyayari po ay itong training of trainers. We are doing this in the Bishop's Residence, and we are now on the fourth Saturday. This is a 5 Saturdays trainers training that we hold in the diocesan, in the Bishop's Residence. Nandito lang po tayo. You have sent 4 representatives from each vicariate who will serve as trainers. Gusto ko pong i-update kayo doon sa pinadala niyong mga trainers sa amin na ngayon ay nasa ika-4 ng Sabado. Ang vicariate of San Pablo sent us 3 trainers from the parishes of Nuestra Señora de los Remedios, St. Francis of Assisi, and Immaculate Conception. Then the vicariate of San Pedro sent us 5 trainers from San Pablo Apostol, Santo Sepulcro, and Santo Rosario. The vicariate of the Holy Family sent us 5 trainers from St. Joseph, the Patriarch Parish, Most Holy Name of Jesus Parish, Holy Family, and San Martin de Porres. The vicariate of San Isidro Labrador sent us 3 trainers, you know, from St. Isidro Parish, San Vicente Ferrer, and San Antonio de Padua. The vicariate of St. Polycarp sent us 3 trainers from Our Lady of Perpetual Health Parish and Chair of St. Peter. The vicariate of St. John the Baptist sent us 3 trainers from St. Joseph the Worker Paris, St. John the Baptist, and Our Lady of Fatima. The Vicariate of Immaculate Conception sent us 4 trainers from St. Augustine Paris, Immaculate Conception, San Antonio de Padua, and San Isidro Labrador. The Vicariate of San Bartolomé sent us 4 trainers from San Miguel Arcangel Parish, St. John the Baptist, St. Gregory the Great Parish, and San Bartolome Apostle Parish. Then the Vicariate of San Antonio de Padua sent us 4 trainers from the Immaculate Conception Parish, San Antonio de Padua and San Jose, and the Resurrection Parish. The Vicariate of Our Lady of Guadalupe sent us 5 trainers from Our Lady of Guadalupe, Nuestra Señora del Remedio, Transfiguration Parish, and San Sebastian. Then the Vicariate of St. James the Apostle sent us 4 trainers from San Santiago Apostol Parish, San Pedro de Alcantara Parish, and Nuestra Señora de la Natividad Parish. Then the Vicariate of San Pedro and San Pablo sent us 5
trainers from five parishes, San Pedro, San Pablo, Nuestra Señor de los Ángeles, San Isidro Labrador, San Sebastian, and Nuestra Señora de Candelaria. So yung po pinadala nyo na four trainers supposed to be ang magiging facilitator namin to train eventually the 40 members of your parish pastoral team. We requested that you form a parish pastoral team. This is composed of 40 persons coming from your parish pastoral council, finance, from the different religious organizations that you have in your parish, from schools, religious, and chapel coordinators. Even parishioners who are not members of your religious organizations, or rather, those who are simply church goers, pwede din sila. Basta makapuupay ng 40 the persons who will help us during the two-year formulation of the Diocese and Pastoral Plan. Meron pa pong ilang parokya hindi nagpapadala ng pangalan ng kanilang 40 team. Another parish pastoral team. So, alam niyo naman po siguro kung sino kayong parish ang hindi pa nagpapadala naman. Kasi eventually, we will train them, your 40 team, the parish pastoral team. Ayan. So, nandito lang po tayo sa first 6 months training of trainers, yung preparation of the research instrument. Ito pong instrument na to ay walang iba kundi yung questionnaire. Kasi magpapadala ulit kami ng mga questionnaire, surveys sa inyong mga parokya. At ito po'y binubuo na nito mga trainers na umaattend sa atin ng tuwing Sabado, limang Sabado. At sila po ay hinubog ng ating mga kamanggalakbay dito sa Tomasi. Wala pa po kami sa finalization of the instrument. Kami po ay nasa proseso pa lang ng pagbubuo ng mga tanong. Kasi ang hirap po magbuo ng mga tanong. Ano? Saan po galing yung unang mga initial na tanong? Galing po, nakaugat, sabi ko po kanina, tayo ay nakatayo sa resulta ng sinodo, first diocese ng sinodo. At kinonsider namin ang mga tanong galing po sa 12 areas na nabanggit, decrease, na nabanggit sa diocese ng sinodo natin. Pero limitado pa rin yung mga tanong na ilalagay namin sa questionnaire. Kaya kami nag-iisip ngayon ng pamamaraan kung paano madadagdagan at mapapalali, mapapalawak ang mga tanong na ito na gagamitin natin instrument, yung questionnaire, para makabuo tayo ng malawakang pananaw ng simbahan sa ating diocese at larawan ng inyong parokya. Okay? So hopefully by next week or the week after next week, we would arrive at the finalization of the instrument, of the questionnaire. And we have 6 months to do this. After that, meron pong initial presentation of the research report. Tapos, kung ano ang matapos nating instrument that we will use, pipili po kami ng pilot parish para doon isagawa yung survey. No? Bago yun, maghuhubog at maghahasa kami ng bumubuo ng inyong parish pastoral team sa pilot area, pilot parish na yun. Yan. Hindi ko alam kung paano kami pipili ng pilot parish. Ano na kami sa prosesa ng pagpili. Ipaparating na lang po namin sa inyo. Pag natapos na maisagawa yung survey and question yung instrument sa pilot area, pupunta na tayo dun sa second 6 months. Kailan yun? From July to December 2015. Ano mangyayari dito sa second 6 months? Kasi hopefully, makadumating tayo sa isang malalim na pagsasagawa ng instrument natin sa pilot parish. Kung tayo ay maging successful, hopefully,
doon sa pilot parish na yon, ibababa na po ito cascading to the remaining 85 parishes. So yung natitirang 85 parishes, magsasagawa din ng survey sa kanilang parokya gamit ang instrument na ito, ang questionnaire. At bubuo din tayo doon, ang makakatulong namin doon, yung inyong 40 teams. Kaya mahalaga po yung 40 teams ng Paris Pastoral Training. Pagkatapos na itong 50, the remaining 85 parishes na magsagawa din ng survey sa kanilang parokya, dadako tayo doon sa ikatlong 6 months. Ano? Kita nyo yung lawak ng gagawin natin. Because the third 6 months includes, pag-isahin nyo na lang itong preparation and orientation and pastoral planning. Pinaghiwalay pa. Pinaghiwalay pa ba doon. Then, we will go through the vision, mission, goal setting of each parish. Then, the pastoral planning, parish pastoral planning, and parish pastoral assembly. Medyo mabigat pong mga gawain ko. That's on the third 6 months. And then on the last 6 months, which is actually the end of the second of the 2 year that was given to us by Bishop Ben, that would be the last 6 months, the consolidation na ng mga result ng ating parish pastoral assembly. According to parishes, then vicariate, level, and district. And after that, a diocesan pastoral assembly. Pag natapos natin yung diocesan pastoral assembly, isusulat kung anong resulta nito and will give it to the bishop. And on the occasion of the celebration of the Golden Jubilee of the diocese, that would be on November 28, 2016. No? So by 2016, ay meron na tayong diocesan pastoral plan. And the following year, 2017, hopefully, ay magsimula ang anim. Ang ating pong diocesan pastoral plan ay anim na taon na diocesan pastoral plan. Anim na taon. Kaya nga pong magsisimula yung parish priest na i-implement to sa parish niya, meron siyang anim na taon para gawin to. Ano? Hindi pa tayo nag-decide kung yung implementation nito ay magsisimula immediately after the celebration of the Golden Jubilee of the Diocese, or we will wait for the general reshuffling of the parish priest. Wala, hindi pa po tayo dumadating doon. No? Siguro pag-aaralan natin lahat kasama ng ating obispo. So ito po yung picture na mangyayari sa susunod o ngayong 2 taon na dinigay sa atin ng obispo. No? Ano po ang ilang mahalagang gusto namin iparating sa inyo? Una, sana po mabasa ninyo ang primer. No? Meron po kayong kopya. Binigay na po namin ang kopya ng primer sa inyo. Kasi po ang inyong Paris Pastoral team members, yung 40, ay meron din kopya at sila'y magsisimulan ng magbasa. Kaya dapat mas alam ito ng Paris priest kasi kayo po'y tatanungin ng inyong Paris Pastoral team. So we request that you really study, you pray using the primer. At ang maganda po nun, kasi isinama nga namin doon yung Evangelii Gaudium. Actually, yun po aming unang mga tanong na binuo ay nakaugat sa Evangelii Gaudium. At karanasan ng mga trainers sa pagdalo ng banal na papa dito sa Pilipinas. Kaya lang po, pag kayo nagbasa ng primer, di matutulungan rin niyo yung inyong parish pastoral team, yung 40. At kung pwede, hubugin na ninyo sila. If you can sit down regularly, if you can sit down with your parish pastoral team every month or every week, bahala na po kayo, and discuss with them
the contents of the Evangelii Gaudium, because we also pray that along the way, the priests and all the people of God of the Diocese of San Pablo will undergo transformations. Diba? Ito man ang hamon sa atin. At sino po ang agent ng transformation sa ating diocese? Siyempre po yung mga pare. Okay. So, yun po ang aming unang request. You read the primer and then you study, you reflect with your parish pastor. Alam ko po yung iba nagsasagawa na dito. Si Monsignor, well, alam ko na tinitipo na niya yung 40, meron na sila ng recollection ng ginagawa together with the 40 teams. Kayo po, you sit down with them. Kayo na bahala. Marami naman tayong makukuwang gabay. And secondly, ang ating po office, ang pastoral office sa pamumulo ni Monsignor Alex sa executive committee ay maglalabas po kami ng supplement sa primer. Yung supplement ay parang study guide para pabinasa niyo yung primer, mas higit pa ninyo maunawaan yung nakalagay doon o matulungan kayo ng supplement na mapag-aralan at mapag-nilalan parang higit ng malalim yung primer natin. At madali ito mabasa ng inyong parish pastoral team. We hope to distribute it for the next week pag na ayos na po yung supplement, yung study guide ng primer natin. It is written in English and Tagalog, kaya pwedeng madali maunawaan ang inyong mga kasama. What else? Inulit ko po.